Isang babae sa Indonesia, ilang linggong natutulog at hindi gumigising. Paano ito nangyari? Kung ang normal na tao ay natutulog ng 7 to 9 hours a day o kung minsan 10 hours, si Eka ay natutulog ng ilang araw o minsan pa ay linggo. Ito ay dahil sa kanyang rare medical condition na kung tawagin ay Klein-Levin syndrome o KLS at mas kilala bilang Sleeping Beauty syndrome. Ang kaso, di gaya ng sa fairy tale na true love's kiss lang ang katapat, walang gamot sa kondisyon ni Eka. Bagay na mas nakakapanlumo dahil malaking bahagi ng kanyang teenage life ang nakokonsumo ng kanyang pagtulog. Liban sa kanyang kondisyon, normal na teenager naman talaga si Eka. Pumapasok sa school, nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan, at kahit ngayong pandemic, normal pa nga itong nakikipag-participate sa online class. Ang kaso, oras na sumpungin na naman si Eka ng kanyang kakaibang kondisyon, doon na nagbabago ang lahat. Ilang araw o linggo kasi ito kung matulog. Nito nga lang huling tulog niya, sinugod na naman siya sa ospital dahil hindi na naman siya magising. 3 araw ang dalagita sa ospital at pinabalik namang muli dahil normal naman ang vital signs nito. Kumbaga, tulog lamang talaga si Eka ng ilang araw, kakaibang tulog nga lang. Unang nalaman ng kanyang mga magulang ang kanyang sakit noong 2017 nang makatulog siya sa loob ng 13 days at umani pa ang isyong ito ng malaking atensyon sa publiko lalo pat isa sa kada 1 milyong tao lamang ang nakakaranas nito. Ang mga taong may KLS o Sleeping Beauty Syndrome ay nakatutulog ng higit 20 hours sa isang araw o kung minsan tuloy-tuloy pa ito hanggang abuti ng linggo o buwan. At dahil napaka-rare ng sakit na ito, wala pang masyadong research patungkol dito at hindi alam kung kailan darating ang next episode o ang sunod na atake ng mahabaang pagtulog ng pasyente. Maaari kasing on and off ang atake nito. At isa pa, hindi rin naman palagian ang sintomas nito sa pasyente. Ang karaniwang sintomas nito ay pagkaramdam ng malalang pagod, antok at syempre, gutom. Kung minsan, maaari pa silang magkaroon ng kakaibang behavior gaya ng childish behavior, increased sex drive, disorientation at hallucinations. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay kailangang i-assist palagi para palitan ng damit, pakainin o kung minsan ay tulungan pang mag-CR. Kapag mild episode lang ang dinaranas ng pasyente, may mga pagkakataong bumabangon pa ito para kumain o mag-CR. Pero kahit sa ganitong activities lang ay maaari pa rin siyang makaranas ng fatigue o manlumo na lang bigla, kaya babalik at babalik lang din siya sa pagtulog. Kumbaga, literal na kain, tulog, ihi lang talaga ang tema niya sa buhay kapag dumaranas siya ng episode. Halos wala din silang maalala sa mga pangyayari kapag inaatake sila ng KLS episodes, kaya naman malaking bahagi talaga ng kanilang time at enjoyment ang kinukonsumo ng kanilang kondisyon. Sa ngayon, hindi pa alam kung anong eksaktong cause ng sakit na ito, pero palagay ng ilang eksperto, nadaragdagan ang risk na magkaroon ng ganitong kondisyon kapag ang pasyente ay nabagok at nagkaroon ng brain injury, partikular na sa hypothalamus na siyang nagko-control ng ating sleep, appetite at body temperature. Maaari ring maging risk factor kapag nagkaroon ng recent infection gaya ng flu ang isang tao. Ang ilang eksperto kasi ay naniniwala na ang KLS ay isang uri ng autoimmune disorder kung saan pwede atakihin ng immune system ng pasyente ang kanyang healthy tissues. Marami pang mga teorya at paniniwala ang ilang eksperto patungkol sa sakit na ito, pero kumut pala palagay pa lamang ito, kailangan pa rin ng mas masusing pag-aaral para kumpirmahin ito. Sa atin namang manonood, do fairy tales come true? Siyempre, yes and no. Dapat nga lang natin tandaan na hindi lahat sure na kaaya-aya ang sitwasyon. Kung minsan, dun lang tayo sa parteng may evil stepmother pero walang savior na Prince Charming. O kaya naman, may long deep slumber
pero walang awakening of true love's kiss. Kumbaga, hindi kumot nag-umpisa tayo sa fairytale experiences ay panigurado na rin ang fairytale ending. Gayunpaman, walang makakatalo sa ating sarili pagdating sa pagdidikta ng ating ending. After all, we are the hero of our own stories. Kaya kahit anong sakit pa man yan, kahit anong ending, tayo ang bida sa sarili nating kwento.